Po, sana yung mga bakla po, mga bata po, sana, ano ko lang sa ila, sana, to, kung may kabutihan mga itutulong maglumaki sila, matulong talaga sa magulang po. Kasi dahil ginpalaki sila sa magulang nila para makatulong po, huwag muna ng lalaki, unahin muna ang mga magulang po. I'm Jorie Garnado po, 1979. 39 years old, nakatira sa Negros Occidental, dito ako ngayon sa Manila. Pipinta ko kakanin para makatulong ako sa magulang ko kasi may hirap doon ang buhay sa probinsya. Tapos po, nang pakapinta ko dito sa halaga sa 1K, ginahati ko para sa magulang ko. Ginabayad ko sa rent ko, ginabayad ko sa mga inutangan ko para makabayad din ako sa kanila. 2016 po, nakatulong ako sa pagtitinda dito sa nag-business na tawag para makatulong sa magulang ko, para makaraos ang problema. Tapos po, yun, nakaluwag na kami, tapos nakaipon ako, nakapundar, nakabili baboy, pagawa ako bayo sa Negros. Yun, totoo rin ang magulang ko po, nga nakatulong sa kanya. Yun, hanggang ngayon po, ganito pa rin ang buhay ko, pagtitinda. At least, hindi ako nag-permission sa kapwa ko, naghihingi kahit saan. Hindi po, tulog pawis ko po, galing pinaguran ko. Yun lang po. Bata pa lang ako po eh. Mga 12 years old, ganito na ako. Bakla na ako. Yun, tanggap naman ako sa mga magulang ko nga ganito ako. At least, yung bakla pala, yun pala makatulong sa kanila. Ah, bata pa ako po. May marami din nagsabi sa akin nga bakla ako po. Pero tanggap ko po na ganito na ako. Kasi siyempre tao lang tayo. Kung ganyan lang magkakuha nila sa ating bakla-bakla, okay lang po, tanggap ko yun po. Kaya ganito na talaga ako. Eh wala ko magawa kay ang Panginoon nagbigay sa akin ganito ako. Tanggapin ko na lang. Tampia Toro, Shanghai. Wala sa sound ko? Dahil po napadpad ako dito po, dahil sa tsahing ko po, dinalay ako dito sa Manila, maghahanap trabaho po. Ano po yung nag-aanda sa amin sa mga pagkain po sa pagluluto para pagtitinda namin si Ate Tisay po. Yun siya, para makakumita din siya, kumita din kami po. Para kahit paano, makatulong din sa amin sa araw-araw, pagastusan, para makalutas din sa amin sa hirap. Sa Ate Tisay po, sabi niya, huwag ka na magtrabaho sa mga ano, ito na lang gawin mo para madali ang pera dito. Ay mga amuhan ka, mahirap. Ito walang amo. Sulo mo lang ang punan dito, laway lang. Kung gusto mong kumita, mabilisan. Pero kung mga amuhan ka, isang buwan bago ka makakain. Sabi ko, sige po, tryan ko po para makatulong din sa ako sa araw-araw kung gastos ang pangilangan ako, mabili ko agad. Ang puhunan din ay sa halaga sa 3,000, minsan makabinta ko 4,000 ang 1K sa akin na po. Yun, ang 1K na po, ibayad ko sa mga niraman ko, sa mga 5-6 kong inutangan para makaraos lang ako sa problema ko. Mahirap din kasi po ang trabaho nito po. Naglalakad ako sa kainitan, lahat ng mga lahat mabigat, natiis ko po. At least nahabol ko po para makabinta lang ako, makabalik ang puhunan dito po. Kasi kung di namin makakuha ng kutan dito po, abunado din ako dito po. Tapos yun, ang kita, ang kita, tapos makatubo ko dito, doon napunta sa abuno. Ngayon po, medyo talaga ako po, hindi ako mag-deny, hindi ako mag-ano-ano pa, gusto ko, open ko. Meron po, hanggang ngayon po, kasama ko siya sa bahay. Katrabaho din siya para makatulong din sa akin, housekeeping. Nakilala ko siya po ay sa Facebook po.
doon kami nagkilala, hanggang nakilala ako isang araw lang po. Tapos yun na ako, kasama ko siya habang 5 years. Ay kung mayroon din siya, makatulong din siya sa akin. Kung may problema din siya, tulungan ko rin siya. Kung ako may problema, tulungan niya rin ako po. Wala naman ibang tao makatulong sa akin, siya lang po. Ito lang po, iwan naman ko sa iyo ako po. Willing naman ako, iwan ko lang ipalit yung mga magulang ko, mga kapatid ko po. Okay lang po sa akin, kahit iwanan niya po sa ere, okay lang. Basta magulang ko nandyan lang, mga kapatid ko nandyan lang. Lalaki lang yung sa buhay ko, basta ang kapatid ko wala lang. Ako po, ay gusto ko naman magtumanda na ako dito, kahit ako 50 years old. Pwede na ako kauwi sa amin po, sa probinsya sa Negros po. Kasi doon sa amin sa Negros, wala problema sa bahay, wala problema sa tubig, sa araw-araw. Basta, todo kayo lang doon. Basta, habang may lakas ka pa, makapakanabangan ka pa, doon na lang po. At sana po, kung sa akin naman po, nawiling ko naman sa kanila, kung sana, wag nila ganyan. Wag lang sila sana magawas ang katulad sa ating ganitong edad. Dapat magtrabaho sila sa mga kabutihan, wag lang sa kasamaan. Ilang